Ito po yung reklamo ng isang OFW sa Hong Kong laban sa kinakasama niyang lesbian. Nakikipaghiwalay na po siya pero kapit tukuraw si lesbian pati na sa inuupahan niyang bahay. John Perel, gusto ko nang lumayas ka dyan sa apartment na inuupahan ko. Ako nag-uupa dyan, wala kang karapatan at huwag mo akong baliktarin sa mga lahat ng ginagawa mo sa akin. Wala akong ginagawa sa iyong masama. Pero anong ginagawa mo sa akin? Lagi mong binabaliktad, lagi mo akong sinisiraan sa mga tao. Ako na nagbabayad, ako na nagpapakain sa'yo, ako na nagpapadala ng lahat ng pera dyan sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Ako pa binabaliktad mo. Ako pa pinapalayas mo. Ako pa sinisiraan mo sa mga tao. All the way from Hong Kong, Madam Regina, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, sir. Ano pong nangyari sa inyo ng inyong karelasyon dati na si Joanne? Araw-araw po kasi, sir, kaya humingi ako sa inyo ng tulong kasi po, lagi lang po niya inaaway araw-araw. Anong pinagawaan niyo po, ma'am? Niya akong dahil po sa silo, sir, kung ano ni sino nilang pinasisilosan niya, ang pinakaano ko po, sir, yung nandyan pa rin siya sa bahay, nandyan ako pa rin nag-uupa, ako pa rin nagbibigay ng gusto ng kakain niya, pero ako pa rin okay. Siraan niya. Naninira pa. So, ang gusto mong mangyari, palayasin natin. Yun po ang hihinto. Sino po mayari ng bahay? Gusto ko na palayasin lang po siya doon, sir. Okay, apartment ho ba ito, bahay? Nangupahan lang po kami doon, sir. Kanino po nakapangalan yung apartment? Hindi ko gaano-ano kasi po siya lang po ang nag-anap ng apartment na yan, eh. Joanne, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po, sir. Joanne, si Regina nasa Hong Kong ngayon at tumawag sa amin para gusto niyang mapalayas ka na dyan sa apartment. Gusto ko naman umalis kasi, sir. Anong magagawa ko, sir? Lockdown? Problema mo na yan. Mausap ko yung dalawa. Sir. Regina, kausapin mo si Joanne. Usap kayo, ma'am. Nag-usap na po kami, sir. Noon pa ho yan. Dahil lagi ho niyang ginagawa sa akin yan. Lagi lang ho niya sinasabi na aalis. Pero hindi naman po siya umalis. Nang-encourage ako, sir, pinapaalis, sir. Paano lockdown na po? Tapos okay lang sana kung wala kong kasamang anak. May anak ka? May yung ampun po namin. Ilang taon? 4 years old po. Ampun ninyong dalawa ni Regina? Opo. Regina? Yes, sir. Meron palang baby rito na kasali. Hindi ko alam, nabulaga ako. Paano yan? Meron kayong babying na inampon, kaya, so damay si baby rito. Kaya nga po, sir, yan lagi pinaano pang ba-blackmail ngayong bata para po hindi siya umaalis sa buhay ko. Hindi naman, sir, ganun, sir. Pinaliwanag po naman sa kanya na kung tapusin ng lockdown, aalis kami. Ma'am Regina, sorry, hindi sa kinakampihan ko to si Joanne. Hindi ko kilala to si Joanne. Ang sa akin yung bata, may point nga naman tong si Joanne. So pag pinalayas mo itong si Joanne, paano yung bata? Si Joanne madali lang maka-adapt yan. Pwede siya matulog yan kung kani-kanino. Sir. Pero paano yung kasama niyang baby? Sir. Na kasama ka naman din sa pag-ampon. Sir, sa kanya po binigay yung bata na yan, sir. Hindi po sa akin. Oo, sir. Oo, sa akin, sir, binigay. Pero pinaregistro namin sa kanyang pangalan, sir. Ah, so yung bata ngayon nakapangalan? Sa kanya po. Kerihina. Dumaan ba ito sa tamang proseso? Adoption? Opo. Nang ano po, sir, kasi later, walang rehistro yung bata. So ngayon nakarehistro sa pangalan ni Regina, yung bata? Opo, opo. Oh, Ma'am Regina, ganito ang nakikita kong solusyon, Ma'am Regina. Ano yung po? Bata, pwede natin ipakustudiya sa iyong kamag-anak para opo. Mapalayas na natin itong si Joanne. At wala kang problema doon sa baby. Sir, ganito, sir, mismo siyang mismo ayaw sa bata, sir. Ay, ano yung kapatid niya, sir, sinasabihan niya, huwag alagaan. Bakit? Iwan ko, sir, sa kanya. Kasi tuwing pumunta ako ng agency, sinasabihan niya yung kapatid niya, huwag daw bantayan. Rina, anong balak mo doon sa baby na nakapangalan ngayon sa iyo? Parang anak mo na rin yan. Sir, gawa-gawa lang po niya yan, sir. Na hindi ko sir. Gusto yung bata. Gusto ko yung bata, sir. Kaya lang po, sir, yan po ang inaano niya ang bata para maging kami pa, maging ano pa rin kaming dalawa. Mayroong ano. Hindi po yan totoo, sir. Kahit saanin mo yung kapatid niya, sir, yun ang sinasabi sa akin ng isang araw. Okay, ganito nakikita kong solusyon. So for the meantime, ikukustudiyan ng MSWD o DSWD yung baby habang nandiyan ka, Ma'am Regina, o gagawin ng assessment kung meron ka bang next of kin na pwedeng mag-alaga niyan. It doesn't have to be your sister. Pwede nanay mo, tatay mo, tito mo, tita, okay? Ikaw naman, Joanne, kung ayaw na sa'yo, ibig sabihin... Ay, sir, napayag naman ako, sir. Umalis ka na. Mag-impake ka na dyan. Oh, matagal na ako, sir, naka-impake, sir. Oh, ba't nandiyan ka pa rin? Kasi nga, sir, lockdown, sir. Saka wala ko dito, sir, pamilya, sir. Wala ka bang kapatid? Wala ko rito, sir, pamilya, kasi, sir, taga-Iloilo ako. Tatay, nanay. Taga-Iloilo po ko, sir, wala akong pamilya rito. Barkada. Oh. Mayroon wala, po, sir. Nasa ibang bansa, sir. Ah, wala talaga, mag-isa ka lang? Opo, mag-isa lang talaga ako, sir. Kaya napunta ko sa dito, sa Bulacan, gawa niya rin, sir.
Ah, siya ang nagpapunta sir rito? Oo, dito, sir. Kasi nga gawa na napunta ako ng Hong Kong, sir. Nag-apply ako, sir. Paalis na po ako, sir, ng ibang bansa. Nalakabutan na po ako, sir, ng lockdown. Ayun naman pala, Ma'am Rihina. Saan punta mo? Sa Hong Kong po, sir. O, di makita-kita sana kayo doon. Oo, sir. Sandali lang. O baka naman, Rihina, may tinatago ka. Natatakot ka na dahil kapag na-approve na yung kanyang papeles, sir, at pumunta siya Hong Kong, magkikita na kayo at meron siya makikita na hindi dapat niya makita. Ako po, nagtulong sa kanya, sir, mag-apply dito para po nandito na rin po siya. Kaya lang po, ang ginagawa po niya sa akin, sir, inaaway po niya ako araw-araw, sir. At sa totoo lang po, sir, marami siyang kamag-anak sa Manila, sir. Sinungaling lang talaga yan. Ganito na lang. Dahil marami akong Reina, yung apartment, opo. Bakit kailangan po siyang palayasin? Di, huwag mo nalang bayaran ang apartment. Eh di, ang magpapalaya sa kanya, yung sir, landlord. Sir, ganito kasi ang ginagawa niya, sir. Kung hindi ko po babayaran, sabihin po niya sa may-ari na ilabas po yung gamit ko. Tatawagan po namin yung landlord. Sasabihin sa landlord, yung mga gamit mo, Ma'am Rihina, na huwag munang ilabas. Dahil ikaw ang tuloy-tuloy na magbabayad niyan. Opo. Okay? At itong si Joanne, palalayasin mo. Ang problema lang niyan, hindi maglalayas si Joanne. Balik tayo sa square one. Ito yung pinakasolusyon talaga. Huwag mong babayaran, Joanne. Pilitan si landlord na palayasin si Joanne. And then yung baby, ipakustudyan natin sa DSWD muna. For the meantime, para gagawin assessment kung kanino ka dapat mapunta yung baby. And then lastly, kapag dumating na yung landlord at para yung mga gamit ay ilalabas, then pakiusapan natin yung barangay na doon muna sa barangay hall. Kami na muna bahala kay chairman na ikusodiyan muna sa isang kwarto doon yung mga gamit nyo. Okay, ma'am? Okay na. Oh, sige po. Good. Approve. May bayad po yung dalawang buwan po, sir. Yes, kasi binayaran ko yung sir. Nagbigay ako sa kanya ng pera, pambayad po. Kaya nga, hindi mo na babayaran para mapapalayas na siya dyan. Ang landlord na magpapalayas sa kanya. Di ba? Oh, sige po. At kapag sige po dumating na yung landlord at sasabihin ng landlord, yung mga gamit nyo itatapong ko sa labas, di pakikusapan natin si chairman na doon muna sa barangay hall yung magamit mo. Okay? At si baby sa DSWD. So, bahala si Joanne sa buhay niya. Okay. Hindi ka ba makonsensya? Wala siya matutulugan. Hindi mo na ba siya love? Marami po yan siya kamag-anak, sir. Sinungaling okay, lang po sige talaga yan siya, okay sir. Sige. Hindi po, sir. Wala talaga, sir. Dito sa Laguna po yung kamag-anak. Sir, okay dito na sa Bulacan, okay wala na po. Huwag iba po ang telepono. Kakausapin kayo ni Odette para yung mga detalye na sabi ko ayusin. Okay. Gaya po ng sinabi ni Idol Rafi, maganda po talaga na yung mga gamit po pansamantala munang ilalagay sa kustodiya po ng barangay. Okay po? Bukas po, tatawagan po kayo ng aming reporter para makuha po yung mga gamit dyan ni Ma'am Regina. Gayun din po yung kanyang anak ay ipapamalagi muna po natin sa DSWD. Ma'am, pwede sa akin lang po muna. Hindi ko naman po ko paalis eh. Ma'am, sa kanya daw muna po yung bata. Kunin ko yung bata. Yung bata po ba, wala po bang mag-aalaga dito na kamag-anak po ninyo? Mayroon po. Okay. Sige, sino po yun, ma'am? Kapatid ko po. Okay, willing naman po siyang alagaan po yung bata. Yes po. Kailangan niyo pong mag-produce po ng consent letter na ipapansamantala muna pong mangangalaga dyan, yung kapatid po ninyo. Okay, ma'am? Pero gayon pa man, ma'am, sasamahan naman po ng reporter yung inyong kapatid para po makuha yung gamit tsaka yung bata. Oo. Kailan po ba kayo uuwi, Ma'am Regina? Baka pagkatapos po ng pandemic, ma'am. Pero sinabi ko na ako sa amo ko na gusto kong umuwi. Ako na nanapalaki sa tata yan, ma'am. Ma'am, wala po tayong magagawa dahil ang mas masusunod po ay yung nanay. Kasi po, kapag hindi niyo po ibinigay yung bata, masasampahan po kayo ng kasong kidnapping. Opo. Okay? Pero, ma'am, pwede ma'am, kausapin po yun mismo yung nanay ng bata. Oh, sige po, ma'am, kausapin niyo po. Pwede naman sa ano mo nanay sa akin sinini. Alam mo naman, di ba? Yan ang problema sa'yo. Kasi sinaling niya yung bata sa pag-usap ng Mr. Tolpo. Ngayon, yan ang sasabihin niya. Tapos yun ang problema, sinasali ho niya yung bata eh. Hindi ma'am, sa akin wala naman. Basta ako, kumbaga ma'am, kung may kukumasan po, naka-uwi ako, pwede ko po dalawin. Yun lang po ma'am sa akin. O, basta sa akin yung bata, ha? Sinabi mo, ako ang ina ng bata. Anak. Ilang taon na ako nagtitiis ang ugali mo, nagbago ka? Lagi kitang pinapatawad. Pero ang ginagawa mo sa akin, panggugulo araw-araw, hindi mo pinapatahimik ang buhay ko? Kung ano yung desisyon ni Sir Tolpo, yun, doon tayo. Sorry, dahil hindi ko na kaya mga ginagawa mo sa akin. Almost one year na rin na nandyan ka. Kaya lang ang ginagawa mabuti sa akin.
sorry na ginawa ko. Ginawa ko rin to dahil din sa iyo dahil hindi ko na kaya ang ugali mo. Gusto ko na maging masaya. Gusto ko na maging tahimik ang buhay ko. Like, sorry sa lahat. Alam ko naman may mali ako. Pero, nanayin ako ng sorry sa iyo. Sana naman, kahit pa paano, hindi pinagsamahan tayong dalawa. Puro na lang problema. Sama ng loob ang binibigay mo sa akin. Naiintindihan po namin, ma'am. Kaya po, sasamahan po namin kayo, yung ng reporter. Ito pong kapatid po ninyo. Maraming salamat po. Ma'am, salamat po. Thank you po.